y doy historia. Ni Mariante de barrio. Itong mama mo at kahit si Maria, kinakabahan para sa'yo. Ganyan naman talaga mga babae. Noon dahil siyempre wala kang ginagawa at ngayon naman dahil gusto mo na magtrabaho. Kinakabahan sila kasi katulad ko, hindi sila naniniwala na kaya ko. Ay, Luis Fernando, huwag kang magsalita ng ganyan. Alam ko na kung magtsatsaga ka lang, magagawa mo yun. May tiwala ako sa Diyos at sa iyo, Luis Fernando. At nakikiusap ako sa'yo na huwag mawala ng lakas ng loob pag nagkamali. Victoria, huwag mo nang alalahanin yon. May mga tao roon na handang tumulong sa kanya. Oo, mababait talaga silang lahat doon. Tayo na para makilala mo sila. Narito ako gaya ng ipinag-utos ninyo, senyora. Lunis na po ngayon. At kahit mukhang imposible, pupunta na sa opisina si Senyorito Luis Fernando kasama ang papa niya. Akin ang robe ko. Ang chinelas ko, dali. Mahusay! Naglakas loob na palang pumasok sa opisina si Luis Fernando. Hindi naman ako nagtataka dahil wala rin kayong napapansin. Bakit ganyan ka magsalita, Soraya? Alam niyo kung anong bisyo ng anak niyo. Hinayaan niyo siyang pumasok sa kumpanya nang walang alam ang asawa ninyo. Huwag mong pag-isipan ng masama ang anak ko. Tita, nabubulagan ka na ba talaga? O ano? Hindi niyo ba alam kung bakit pumayag siya na magtrabaho? Ah, malalaman niyo na lang kapag nakadispal ko siya. At tiyak na makakasama ito kay Uncle Fernando. Pag nanakawan ni Luis Fernando ang kanyang papa, hindi kita hahayaan na magsalita ng ganyan sa aking anak. Mga baliw talaga kayong lahat. Kung iniisip niyo na nagtrabaho si Luis Fernando dahil naaawa siya sa papa niya. Papa niya yon at mahal niya ang papa niya. Walang minahal si Luis Fernando. Siya ang pinakamasamang lalaki sa buong mundo. Ang pinakasakim. Huwag kayong masyadong umasa sa kanya. Hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo. Mas mahirap ang pinagdadaanan ko. Pero mas nakakahiya. At wala namang naaawa sa akin. Ano mong itinuturing kitang parang hindi, anak? Hindi, tita. Ang tanging minahal mo lang sa mga anak mo ay si Luis Fernando. Mahal na mahal mo siya. Na hindi naman karapat dapat. Magtiwala ka sa kanya, Soraya. Ngayon niya sinisimula ng panibagong buhay niya. Pagtiwalaan mo naman siya. Ginoong Luis Fernando de la Vega, sa ngalan ng mga empleyado ng kumpanya ng iyong ama, pinabati ka namin at bilang mga kasama mo sa trabaho, binibigyan ka namin ng mainit na pagtanggap. Congrats! Congratulations! Uy, sagutin mo naman sila! Huwag kang bastos dyan! Mga kaibigan, alam kong mga tapat kayong katuwang ng aking ama. At gusto kong kilalanin ang pagsisikap ninyo alang-alang sa kumpanya. Pipilitin kong matuto para maging karapat-dapat sa simpatyang pinapakita ninyo sa akin. Ituring ninyo akong kasamahan sa trabaho. At dahil wala pa ako nalalaman, ituro nyo sa akin ang lahat na nalalaman ninyo. Maraming salamat. Ngayon mag-cheer tayo para kay Luis Fernando! Chikitibum, alabim bomba! Chikitibum, alabim bomba! Alabio! Alabaw! Alabim bomba! Luis Fernando! Luis Fernando! Ra-ra-ra! Pag-ibig niya ay para lang kay Soraya. Kailangan niya siyang mahalin at alagaan. Oh, ang pag-ibig niya ay para lang kay Soraya. Siyempre, gusto kita makita, Osvaldo. Masaya akong makasama ka. Hindi, baliw ka talaga. Kahit saan mo gusto. May bahay ka ba sa ahus ko? Ayos, eksakto. Ito ang tamang pagkakataon. Para pagtaksilan ng asawa ko. Simula sa araw na ito, hindi ka na magtatrabaho para sa akin, Maria. Ano nangyari, Tito Fernando? Pero bakit naman po? Dahil ikaw na. Ang magiging sekretaryo ng anak ko si Luis Fernando. Gusto ko na ikaw ang nasa tabi ng anak ko. Iisipin ko, ay hindi, teka. Wala ka alam-alam at wala rin ako masyadong alam. Naku, pag ganun, baka pareho na lang kaming tumakbo paalis. Kung ganun, paalis. Matutulungan ninyo ang isa't isa at pareho kayong matututo. Pero Tito,
Alam niyo, ang kailangan ni Luis Fernando, yung isang babae na tulad niya. Yung nakapagsasalita ng tama, hindi yung puro kalokohan lang ang alam tulad ko. Hindi niyo ba narinig ang sinabi ni Miss Caro? Sabi niya marami pa akong dapat matutuhan. Hanapan niyo na lang po siya ng mahusay na sekretarya. Hindi, saka na yon. Bakit po hindi pwede ngayon? Dahil ang kailangan kong tao na magbabantay sa kanya ay yung hindi siya maiilang. Isang tao na pag nakakita ng alak itatapon niyo ito, isang taong pangangaralan siya, tuturuan siya ng leksyon kung talagang kinakailangan. At ang taong yon, may mas hihigit pa ba sa'yo, Maria? Nako, wala. Oo nga. Oo, tama po kayo. Wala yata. Wala na kayo makikitang ganun, Tito. Sige, ako na ang sekretary ni Luis Fernando. Pero isang bagay ang papangako niyo sa akin, Tito, ha? Ipinapangako ko ngayon pala. Dalawang bagay po pala yun. Sabihin mo. Ang una, huwag kayong magagalit kung hindi agad makakapasa si Luis Fernando dito. Oo naman, sige. Pangalawa, pag hindi ako masyadong nakatulong sa kanya, babalik na lang po ako sa inyo. Ipinapangako ko rin yun. Oh, sige na nga. Malapit po mag-alas 12, senyora. Ay, Lupe, gusto ko talagang malaman kung naroon pa rin ang anak ko sa opisina. Ay, ayoko namang tumawag para magtanong lang. Huwag na kayong magtanong, tita. Bakit nag-aalala kayo? Aalis ka ba? Pupunta ako sa mananahe. Alam niyo, tita, sinasabi ko sa inyo na baliw na ilagay si Luis Fernando sa kumpanya para magtrabaho. Dahil sa masama niyang bisyo na pagsusugal. Ay, pwede ba, Soraya? Huwag ngayon, pakiusap. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit walang may lakas na loob magsabi kay Uncle Fernando na nagsusugal ang anak niya. Hindi niya dapat malaman. Isang araw, malalaman din niya yon. Pag siningil na siya sa mga utang niya sa pagsusugal. Pero sige, huwag kayo mag-alala. Uuwi ako agad, tita. Paalam, Soraya. Hindi gaanong nakakatulong sa inyong pamangkin nyo, Doña Victoria. Naiintindihan ko siya. Naiinis lang siya, nagagalit. Paumanhin po, senyora. Kilala niyo naman po ang ugali ni Señorito Luis Fernando. At alam niyang hindi siyang mahal nito. Bakit pinilit niyang magpakasal sa kanya? Mahal na niya ang anak ko, maliliit pa lang sila. At may gusto rin ang anak ko sa kanya. Hindi rin naman nagtagal yun. Naalala ko pa nga yun. Senyora, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Huwag niyo sanang isipin na namamalikmata lang ako o sinisiraan ko siya. Pero, hindi ko po talaga gusto si Yaya Calixta. Bakit, Lupe? Siya ay isang mangkukulam. Huh? Opo, senyora. Maniwala kayo. Isa siyang mangkukulam. At nakita ko siyang may ginagawang orasyon. Oh, Diyos ko. Narito na ako para magsilbi sa'yo. Sabi ng papa mo, ako raw ang sekretarya mo. Makinig ka, pero huwag ka magagalit. Alam ko naman na konti lang ang alam ko sa pagiging sekretarya. Pansamantala lang naman to. Hindi, kahit isang araw lang. Teka, huwag ka nga ganyan. May silbi pa rin naman ako. Sinabi ko yun dahil alam kong hindi ko ito kakayanin. Aalis na ako ngayon din at hindi na ako babalik pa. Wala akong kaalam-alam dito. Huwag mong iwasan. Huwag kang duwag. Wala akong pakialam sa iisipin mo sa akin. Wala akong gagawin. Sigilan mo na yung karereklamo mo. Hindi mo ahayaang mabigo sa'yo si Tito Fernando. Ipakita mo sa lahat na meron kang halaga, na hindi totoong wala kang kwenta. Siguro tumuloy na tayo sa pagkainan dahil hindi lang si Luis Fernando mamamatay na sa gutom, kundi kami rin. Hindi ba, Tito Fernando? Tayo na. Halina kayo, Señora Mama. Victoria. At tayo na, iyo. Walang hiya ang sampid na yan. Isipin nyo, inutusan niya ako mag-type ng sulat para maipadala niya agad. Nag-type ka ng sulat, Maria. At dahil sa dami ng mali, pinatype ulit ito ni Luis Fernando. At bakit mo naman ginawa yun? Eh, wala ka namang alam. Wala nga akong alam. Pero akong sekretarya ni Luis Fernando para malaman mo. Ano? Ang Tito Fernando ko nag-utos. Bakit? Hindi mo ba gusto? Ano? Pwes hindi. Ang totoo, ayoko. Maaari mo rin ba akong tulungan dito, Mejia? Alam mo naman kahit ano pa ang kailangan mo, Soraya. Malaki ang ibabayad ko. Alam ko yan, Soraya. Alam ko. Sige, isulat mo ito. Luis Fernando de la Vega. Alam mo ba na ang napakaganda mong asawa ay may lalaki?